Marami ako nakukuhang request na parang ganito na gumawa ako ng video na puro Tagalog lang. So halika, gawin natin. Hello and welcome back sa aking channel. Anak ni Rufa Gutierrez na si Loren, viral ang kanyang video na nagsasalita sa Tagalog. Mabilis na nag-viral sa iba't ibang social media platforms ang video ng anak ni Rufa na si Loren, kung saan maririnig siyang nagtatagalog. Sa 3 minuto nga na video ni Loren, maririnig na talagang napaka-fluent nitong magsalita sa Tagalog. Umani nga ng papuri si Loren mula sa kanyang mga fans. Ayon nga sa dalaga, natutunan niya ang salitang Tagalog sa pamamagitan ng panonood ng mga teleserye. Nasabi pa niya na ito ang wika na kanyang ginagamit pagkausap niya ang kanyang lola. Narito at ating panuorin ang kabuuan ng video. Marami ako nakukuhang request na parang ganito na gumawa ako ng video na puro Tagalog lang. So halika, gawin natin. Yung look ko today ay medyo simple lang. Wala naman akong pupuntahan or wala naman akong event. So simple lang pag may time. Yung unang pong lingwahe ay English kasi sa school ko, international school siya. So wala naman siyang Tagalog na subject. Tapos pag nag-uusap ako sa mom ko, English talaga yung ginagamit namin. Minsan Taglish. So natuto ako paano mag-Tagalog sa mga teleserye. Nung bata pa ako, yung mommy ko at yung mga tito, minsan din yung lolo ko, meron silang mga soap sa TV, sa ABS o GMA, ganun. Captain Barbell, The Buzz. So, syempre, nanonood ako. So, yung paborito ko talaga yung Darna, yung Marian Rivera version. Jezebel with Tita Ann Curtis. Tapos, yung Got to Believe. Yan, sinusubaybayan ko talaga yun every single night from episode 1 hanggang sa dulo na. As in, na-obsessed talaga ako doon. Tapos, naging full-blown Kathniel fangirl na ako. So, ayan, doon talaga ako natuto sa start. Tapos, pagkatapos nun, mga movie, OPM, Wattpad na books, ganun. That's how I learned. So, noong nag-2021, umalis na ako sa Pinas, tapos pumunta ako sa dito sa Amerika para sa college. Tapos, parang sa point na yon, medyo magaling na talaga ako mag-Tagalog. As in, fluent na talaga ako. Pero yung mga kaibigan ko dito, syempre hindi naman sila marunong paano mag-Tagalog. Kahit yung mga Pilipino ko na kaibigan dito, hindi talaga sila marunong paano mag-Tagalog kahit konti. So, hindi ako nakapractice masyado pag nandito ako sa States. So, parang kailangan ko talaga mag-practice eh, kasi medyo nakakalimutan ko na paano mag-Tagalog. I mean, syempre alam ko yung mga basics at saka yung mga words, but I need to practice. Sandali lang, magmamaskara muna ako. Yes, alam ko na meron magtatanong dyan kung nagtatagalog or nagbibisaya ako pag kinakausap ko yung lola ko. At saka yes, nagtatagalog ako strictly pag kinakausap ko yung lola ko. Sandali lang, hindi ko makakita yung blush ko. Nakaka-intindi din ako na kaunting bisaya. Like, ambot sa imo, or maayong buntag, dong, dai. Yung mga basic lang. Minsan nalulungkot talaga ako kasi nandito ako sa US na mamiss ko yung Pilipinas. Iba talaga pag Pilipino eh. Alam ko na kailangan ko mag-practice para hindi mawala sa akin yung Tagalog ko. So kung gusto nyo, pwede ko din gumawa ng video sa YouTube ko na puro Tagalog lang para mas mahaba siya.